habang umunta sa may dining area kagabi. Para i-feel mo to. Kasi, sobrang sakit na lang nararamdaman ko. Lagi pumatan ako sa panaginip ko, kaya bigla akong gumalaw. Kaya, wala pa kagabi, buong araw, hirap-hirap akong gumalaw. Kapag gumagalaw ako, may sumasaksak sa katawan ko. Sobrang sakit. Sobra, sobra ko. Hindi rin ako makahinga, guys. Humihinga ako. Sumasakit yung bandang dito ko. Ito. Abdominal shock pain. Yung tipong konting kibot mo, para kang sinasaksak. Kahit ngayon, nung panghinga ko, para na rin akong sinasaksak. Wala akong katabo. Iniwan ako ni Mami bandang madaling araw para daw makagalaw ako ng maayos. Hindi ako makatawa, makaiyak, makabangon, makayukod, at makaupo. Shit, guys. Imagine niyo talaga yung sinaksak kayo. Yung may bumabaon ng kutsilyo sa ilo. Sino tara? After 1 hour of asking for a help, wala pang nag-response. Hanggang sa tinulog ko na lang at dumating ang 11 ng umaga. Ayan, kumikirot na naman siya. Yung bandang dito sa dibdib, malapit sa shoulder tsaka sa armpit. Ito pala yung itsura ko kapag nasya-shock. Baka nagtataka kayo paano ako nakakapag-film. Well, pinaset up ko kay Mami. Gamit ko yung right arm ko kasi ito yung nakakagalaw. Pero pagdating sa left arm, hindi ko talaga siya maigalaw kahit ma-lift man lang. Ayan, nakabangon na ako. Yay! Hanggang sa inabot na ng gabi yung sakit ko. Tapos tumawag yung father ko. Sinabi pala ni Mami na
ayun, yung sitwasyon ko. Kinausap niya ako and sinabi niya na huwag daw ako masyado matense. Pero di naman talaga ako natitense. Actually, di na nga ako maka-express ng iba't ibang emosyon para lang hindi masaktan yung katawan ko. I want my mind to rest. I want my body to rest. Don't take tension any doctor. Okay, later. Ayun, para lang ako nalumpo sa higaan ng isang buong araw. Kinabukasan, kinukulit na ako magpa-check up. And less people so we can't get enough help. Nagpa-check up na rin ako para malaman kung saan ang gagaling and ano yung pwedeng iwasan. Hindi mo siya matuturo with one finger. Masakit siya, baby. Ano po ba siya? Chest po ba siya or breast siya? Hindi to po. Hindi, mukhang sa ano siya eh. Yung subcostal, yung in between the ribs. So wala po siya dun sa dalawa. In between the ribs, may mga muscles. Yung sinasabi ko kanina, may muscles, may joints, may tendons, na pwedeng magkaroon ng irritation, na pwedeng sumakit. Or inflammation doon. Ako lang nagalaw, mas maluwag siya, mas less yung pain. Ibig sabihin, yung affected, na-affect na rin yung muscles mo sa shoulders. Tulak. Opo. Mga hila. Okay. So, pwede mag-cause yun. Yung mga nararamdaman niya. Pag related to anxiety or related dun sa hyperventilation, then hindi masyadong makakatulong yung medications. If hindi siya makontrol or may mga medications, but you need to consult with a specialist. Ito na yung mga tinatawag na psychiatrist. Charan! Hi! Binidyo ko to to remind you na alagaan nyo yung mga sarili nyo. Lagi kasi natin sinasabi, ay bata ka pa naman. But no, lahat ng ginagawa natin ngayon may epekto sa hinaharap. Though, tama naman na mag-enjoy ka, pero pwede ka naman mag-enjoy ng sakto lang. Mag-enjoy ng tama. Hindi ko sinasabi na may mali sa pag-enjoy ko. Kaya ako nagkaganito. It's just, may hindi lang tama sa environment, lifestyle, medications, and health ko. Ang mahal magkasakit. Ang mahal-mahal. Pero nagpapasalamat ako kasi may sagot yung paghihirap ko. Na-track agad yung cause, reason, nung severe pain ko. Nagpalagay ako ng ganito para hindi siya masyadong magalaw. Naka-rest lang siya at saka para kapag pag may nakita sa akin, alam nila hindi nila ako pwedeng pindutin sa part na to. Kasi promise, kahit pag pindot, masakit siya. Pero ngayon, naano ko naman siya. Kahit nga si mami lalapitan ako, sabi ko, huwag, please, huwag. Pati yung mga pagtawa, pag-iyak, hindi talaga pwede. So, parang awan nyo na kung mag-joke kayo. Next week na lang. Alagaan nyo, lalong-lalo na yung mental health nyo. Lagi ko yung sinasabi, nag-i-story ako kasi alam ko yung pakiramdam. Probably, yes, hirap na hirap po ako mag-edit. Ito lang yung gamit ko. Nilalapit ko to minsan dun sa keyboard kasi Parang naaano na siya. Nagsasawa na siya. So yun, para din mas mabilis at para ma-upload ko nga tonight. Salamat sa mga nakapanood. Yun lang. Again, alagaan natin ang mga sarili natin. Don't forget to follow me on my social media accounts at si